Isang misa po ang iaalay ngayong gabi ng GMA Marketing and Productions Incorporated para sa pumanaw na si Ginoong Manuel P. Kyoge, ang dati po nilang President at Chief Operating Officer. Kagabi, personal po na nakiramay ang ilan sa mga opisyal ng Kapuso Network. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Trisha Zafra. Trisha? Pia, mag-aalay ng misa alas 7 ngayong gabi ang GMA Marketing and Productions Incorporated o GMPI para sa namayapang si Ginoong Manuel Kyoge na mas kilala sa industriya ng broadcasting at advertising bilang Mekoy. Siya ang dating presidente ng GMPI mula 2002 hanggang 2009. Pero bago yan, Pia, nag-alay din ng misa ngayong hapon ang isa sa mga kumpanyang pinagtrabahuhan ni Kyoge. Patunay lamang ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanya ng mga hinawakan niyang kumpanya. Muling bumuhos ng pakikiramay mula sa mga kaibigan, katrabaho at kaanak sa idinaos na misa alas 4 ngayong hapon sa Christ the King Memorial Chapel para kay Manuel Kyoge o mas kilala sa industriya ng broadcasting at advertising bilang Mekoy. Inialay ng kumpanyang J. Walter Thompson Agency ang misa. Ang J. Walter ang isa sa mga unang kumpanyang pinagtrabahuhan ni Kyoge bilang advertising executive. Sa tatlong dekada niya sa industriya, tumatak ang kanyang husay. Ilan sa malalaking kumpanyang kanyang kinabilangan ay ABS-CBN, Group M Ad Agency, Coca-Cola Company, Unilever, Levi's at Solar Entertainment. Kagabi, personal ding nakiramay sa pamilya Kyoge ang ilan sa mga opisyal ng GMA Network. Si Mekoy, kahit anong gawin niya, parating bigay todo. He was always very intense about everything he did. Ang para sa akin, ang pinakamalaking tulong ni Mekoy is maging huwaran ng mga susunod na henerasyon. Sana magkaroon pa ng maraming Mekoy Kyoge sa industriya. It will be very difficult to find, you know, somebody of his ability and of his, you know, leadership qualities, because he wasn't just a boss. He was also a friend and he was also a mentor. You saw the success of GMA in terms of sales growth, di ba? And Mekoy was a very part of GMA growth. He's the only person that I know na total lang ano niya, ang involvement niya in this industry. And he'll be sorely missed by the industry. Kwento ng panganay na anak niyang si Louie, hindi raw pumayag ang ama na di magtagumpay sa mga larangang kanyang pinasok. Pumanaw nitong Biyernes sa edad na 71 si Kyoge dahil sa septic shock na pinalala ng kondisyong kung tawagin ay amyloidosis o ang di pangkaraniwang buildup ng protina sa mga tissue at organ. We're very, very, very overwhelmed. Parang the outpouring of love and gratitude and appreciation for what my dad did. We're very touched. Mekoy may have gone very suddenly, but that's the way Mekoy wanted to go. Mekoy is not the type of person who likes to linger in the hospital for the long time. He was an action man. Sa Miyerkules, nakatakdang i-cremate ang mga labi ni Kyoge sa Heritage Park sa Taguig. Pagkatapos ng funeral mass na gagawin naman sa Ateneo de Manila University ang kanyang alma mater. Pia? Maraming salamat, Trisha Zafra.